Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I'll just share to you yung mga bagay na ginagamit ko ngayon while I'm pregnant. Na yung mga bagay na kailangan natin or tinatawag nating essentials habang tayo nagbubuntis. So ito yung mga bagay na makakatulong sa atin or makagaling or makapagpagaan ng ating pregnancy. So if you want to know more about this stuff, please keep on watching. So yun. So first na isushare ko sa inyo ng mga essentials na ginagamit ko ngayon yung sa ating mga pang personal hygiene. So first, ang ginagamit ko na ngayon na shampoo and conditioner. Even before na naman na magbuntis ako, ito na yung ginagamit ko kasi nga binabalik ko yung pagkakulot ng hair ko. So ito siya. So I'm using Zen Nutrients. So what I like about this product is hindi siya ganun karami yung chemicals na meron siya. So ito yung conditioner, ito yung shampoo. So unlike sa ibang shampoo kasi masyado siyang harsh. Tsaka kapag pregnant ka kasi mas prone ka sa hair breakage, hair loss, ganyan. So ito, matutulungan niya ako na ma-avoid or mabawasan man lang, malesen niya yung pag-hairfall ko. So next naman is nag-change din ako ng soap. I'm now using this Dove Sensitive Bar Soap. Dove Sensitive Bar Soap. Yan. Kasi before, ang ginagamit ko before ako mabuntis ulit is Kojic Soap. Ever since naman Kojic Soap yung ginagamit ko, Kojisan. So, napapansin ko na kapag yun ang ginagamit ko while pregnant, nangangati ako or nagdadry yung skin ko lalo. So, ito, I opt for a milder soap na kakapag-moisturize. Tsaka walang amoy. Ayoko na kasi nung may amoy kapag buntis ka, yung konting may maamoy ka lang, sobrang iba yung feeling. Then, I have here, ginagamit ko naman as deodorant is Milku powder. So, hindi siya harsh. Sabi nila na nakakapagpapute or nakakapag-avoid na mangitim yung kilikili. So, hindi mo naman maiiwasan yung kapag buntis ka, talagang mangitim mga kailangan mangitim. Pero ito kasi tried and tested na siya and also hindi siya ganun ka-harsh kagaya ng ibang deodorant. For my facial wash, I still use this even before. Dito lang talaga ako hindi tinitigawat. Although may tigawat ako ngayon, pregnancy, acne yata ito. Pero ito talaga, pag nag-iba ako ng sabon sa mukha, talagang 1 to 2 weeks lang andyan na yung mga tigawat. Pero pag ito, clean and clear. So yun, clean and clear. Yan. So, saan ang galing yung Johnson & Johnson's? So, kasi oil-free to, tsaka ayun, mild siya. Kasi wala siyang kulay. Wala siyang kolorete. Plain lang siyang kulay niyang ganyan. So, feeling ko mas mild siya compared sa ibang products. Kapag kasi pregnant ka, mas gusto mo yung mild, mas gusto mo yung hindi masyadong makemikal, di ba? Tapos, for toner, minsan nagtotoner ako, minsan hindi, pero kapag ganyan, tulad niya may tigyawat ako, nagtotoner ako. Ang ginagamit ko lang is this mixture ng apple cider. Half ng apple cider vinegar and half ng distilled water. Pinaghahalo ko, sineshake ko, tapos ito yung nilalagay ko sa mukha ko para medyo mag-dry up agad yung mga pimples. Hindi na ako gumagamit ng iba pa. Ito lang. Tapos, kapag naman na kapag makeup ako, then kailangan kong tanggalin yung mga stubborn na mga makeup talagang sobrang waterproof. Ito ang ginagamit ko, which is the ano to? Voila. So, online to eh. Yan siya. Order ko lang siya online. So, it's made up of cold pressed castor oil with vitamin E and jojoba or jojoba oil. Basta yun. So, mild din siya. Maganda siya sa mukha. Parang kapag ginagamit ko kasi ito, de lilinisin ko yung mga makeup, ganyan-ganyan. Pagkahilamos ito, tapos, para ako nag-moisturizer, and ang ganda ng ano niya, ang ganda ng effect niya sa mukha ko after ko siyang gamitin. And then, for lotion naman, hindi ako malotion na tao kasi mainitin ako. So, ito yung ginagamit ko. Ginagamit din to ng baby ko, ni Mateo, before. Para sa kanyang dry skin. So, ngayon ako naman ang gumagamit para naman sa akin siya. Medyo
nagkakaroon na kasi ng stretch marks uli. Napapatungan. Pero hindi naman ako masyado nag-worry kasi okay lang naman yung mga stretch marks sa akin. Hindi masyadong issue. Kasi normal lang naman eh. Nagbuntis ka, syempre mag-stretch yung mga balat mo, di ba? So, ito naman ang aking ginagamit sa palm. Minsan kapag makati, sobrang makati siya kapag na-stretch na. So, naglagay ako nito. And, tinry ko rin tong bio oil. Yan. Nag-away rin daw ng stretch mark. Actually, matagal na sa akin ito eh. Pero tinry ko siya ngayon gamitin uli. Nagamit ko lang naman siya. Yun nga, kapag nangangati na sa sobrang stretch, feeling ko kailangan niyang i-moisturize siya. So, yun. Then, dahil tayo ay buntis, tayo ay madalas, ano ba tawag ito? Gassy. Alam nyo na yan. Laging pagkakain, ang sakit ng tiyan. So, ito ang ginagamit ko for my tummy. Kapag medyo masakit ng tiyan. Ito ang ginger balm ng Zen Nutrients. So, maganda na yung products ng Zen Nutrients kasi more on ano siya, natural. And halos wala nga yata silang ginagamit pa chemicals eh. So, mabango din siya. Kapag naliliyo ka, na hihilo, nasusuka, umimula siyang ganun. Yun, is, nawawala agad yung pagkahilo. So, next, we'll proceed naman sa mga iba pang essentials natin. Like, for the supplements na tinitake ko ngayon while I'm pregnant. So, now, ang tinitake ko is USANA prenatal capsules. So, ito, before, nag-USANA na talaga ako, natitake na talaga ako ng USANA. So, ngayon pregnancy ko, nag-decide ako na mag-try ulit nito. Kasi yung si Mateo talaga, ito rin yung ginagamit ko sa kanya nung buntis ako. As in, sobrang napakadalang, as in, hindi nga siya nagkakasakit halos. Pinaka, naging sakit niya lang in more than 3 years is sipon, ubo, yun lang. Pero yung sabi mo talaga nagkasakit siya o naging mahina or matamlay, hindi talaga. As in, kumbaga feeling ko maganda yung foundation niya kapag ito yung ginagamit ko na supplement. Then, I also take Biomega from USANA din. Ito naman, meron siyang EPA and DHA which helps the baby yung sa brain development nila. Feeling ko mas matalino, ganun. Mas brainy. Siyempre, kapag mami ka, mas gusto mo yung mga bagay na makadagdag or makaganda sa baby mo, diba? So, yun. Then next, ito, since nung unang-una pa lang nalalaman kong this time na pregnant ako, ito na yung sinabi ng doktor ko. Duphaston, talaga. Hindi pa siya matanggal ni Doc. Sabi niya hanggang 7 months daw kailangan ko daw mag-take. Since twice na ako nagka-miscarriage, prone ako na makunan, ganyan, kailangan namin alagaan talaga. So ito, 3 times a day ko siyang tinitake. So, medyo masakit sa bulsa siya. Pero syempre, all for baby, gagawin mo lahat ng makakaya mo. So, yun. Tapos, I also take this green juice na tinatawag, which is the Sante Barley. So, tinitake ko naman siya every morning. Tinitake ko siya ng tawa dito, ng plain lang, or minsan kapag medyo nasuya na ako, hinahalo ko siya sa Milo or sa gatas. So, it helps me with my immune system. So, napansin ko nga na nung since na uminom ako nito, nabawasan yung pagiging sipunin ko sa umaga, tsaka yung pagiging antukin, ganyan. So, it also helps you lower your blood cholesterol, tapos blood sugar. Marami siyang nagagamot eh. So, wala namang masama. Pwede naman siya sa buntis. So, I'm also taking this. Tapos, ano pa ba yung tinake ko sa pregnancy na to? Yun, yung mga, nung first trimester, pinag-take agad ako ni doktora ng folic acid, which helps the baby na yung bang mabuo yung kanyang neurotube ba yun, yung tinatawag nila. Tsaka mag-develop siya agad. At tsaka yung vitamin C para hindi ako magkasipon, magkasakit. Lalo ngayon, pandemic.
napakahirap ngayon magbuntis at napakahirap na makakuha ng sakit ngayon. So, vitamin C talaga since no first trimester ko. Pero nung nagpalit na nga ako ng mga vitamins ko, kumpleto naman na siya. So, tinanggal ko na yung vitamin C and folic acid. Tapos, as pregnant, kailangan palagi ka rin may dalang water or water jug or container, like kang inom ng inom. Kasi sobrang magiging ano ka talaga, no? Yung parang palagi kang uhaw na uhaw, lagi kang parabang kaiinom mo lang, gusto mo na namang uminom, ganon. Tapos, isa rin na sa nakatulong sa akin is yung candies. Although, bawal na siya sa akin ngayon. Hindi naman bawal, pero kailangan ko bawasan kasi syempre, sugar pa rin talaga yon. Pero nung first trimester, talagang candies talaga ang kinrave or hinahanap ko. Kasi palaging, etong pregnancy ko medyo iba siya compared sa una. Ngayon kasi medyo may hiluhin ako, tapos konting kain, gusto, parang naduduwal. Pero hindi pa naman ako umabot sa point na naduduwal or nasuka talaga. Yun, candy yung nagsisave sa akin nun. Tapos, crackers, kasi nga, nung first trimester, hindi ako masyadong makakain. Kasi sobrang bloated, sobrang gassy, sobrang hilo. Yun. Minsan crackers yung nakakapag-survive sa akin kapag nagugutom ako. Ayun, yung mga pinag-hoard ko. Hindi naman hoard. Kailangan lang talaga. Yan, nung nag-start na akong mag-gain ng weight dito sa pregnancy na to, yan, nag-order na ako ng mga bra. Maternity bra. Ito, sa Shopee. So, I think nabili ko siya mga nasa 150 to 170 pesos. Pakita ko sa inyo. So, yan. So, meron siyang 6 colors. So, binili ko na yung 6 na kulay. Pero feeling ko magdadagdag pa ako. Kasi ano siya eh, maternity bra na siya. So, kapag nanganak ka at magpapabreastfeed ka, pwedeng-pwede mo na siyang gamitin. Kasi na-open siya dito. Buksan siya. Ching! Yan. Ready to dede na si baby. Tapos, ilalak mo siya uli. Ganyan. Tapos, sobrang komportable niyang isuot. As in, di ba kapag pregnant ka, sobrang sakit nung dibdib mo palagi. Parang konti, para bang may pasa, parang konting sagi lang. Sobrang sakit. Pag ito yung gamit ko, talagang secured siya, tsaka hindi siya yung magalaw, ganyan. Tsaka nakakatuwa kasi minsan ako makachamba ng talagang fit na bra sa akin talaga. So, yan. So, bumili na ako ng 6 ito. Meron akong blue. I have this in pink. Meron din siyang padding na pwede mo rin tanggalin yung pads kung ayaw mo nang may pads. Meron siyang gray. Yan. Meron siyang nude. So, lahat ng kulay magaganda. As in, tas ang ganda pa ng ano niya, ang ganda ng quality, hindi siya mukhang mamahalin. Tapos meron siyang purple, ito yung suot ko yung purple. Tapos yung black, nasa labahan yung black. Tapos, ano ba? Panty, you have to, tawag dito, you have to buy your maternity panty talaga. Kasi hindi talaga pwede yung mga skimpy panty na ginagamit mo before. Kailangan mo mag-invest sa mga panties na maternity. Ako kasi, hindi ako sanay nung salawal, yung hanggang bewang na mataas na gano'n. So, ang pinabibili ko na lang is yung bikini type, tapos medyo mas maluwag yung size. Tapos, kumbaga, hindi ko siya sinusuot na hanggang pusod, pero nakailalim lang siya dun sa chan. Meron naman nabibili ngayon yung parang panty na pavi siya. Meron sa Shopee eh. Parang 100 per piece, ganun. Pavi na siya doon sa chan, tapos dito. Pero hindi ko kasi sure yung sukat nun, kaya hindi ako maka-order. And then, invest din sa shorts, maternity shorts. Ito actually, gamit ko pa to nung si Mateo pa eh. Yung first baby pa. Naipadi ko lang talaga. Yan. Mga ganitong short, yung may mga bandage dito sa bewang para kapag nag-stretch yung chan mo, may stretch na siya. Sobrang ma-stretch yung ganyan. O, kahit lumaki yung chan mo, pwede mo siyang magamit. And it din. Ito, puro kay Mateo pa to. Yan. Yan, may stretch yung sa chan part.
Yan, tapos ano ba? Maternity dress, more on yun, kailangan din natin ng maternity dress, syempre pag magpapa-check up, paglalabas ka. Pero ngayon, syempre, bawal tayong mga buntis maglalabas. Please lang, huwag tayong maglalabas para makaiwas din tayo sa mga sakit. Pero yun, maternity dress, need din natin yun. Para medyo presentable naman tayo pag lumalabas tayo, di ba? Pero sa akin, more on, ano lang, tawag dito, recycled lang from my first pregnancy. Naitabi ko lang talaga. Tapos, maternity clothes yun nga. Mga recycled lang din, galing din noon pa yung gamit ko noon kay Mateo. Hindi naman siya naluma kasi ilang buwan ko lang naman ginamit yun talaga. Tapos naitabi ko ng maayos. Tapos, ang pinaka ano ngayon, pinaka gusto kong favorite na suotin, yung mga luma kong damit. Luma kong damit ng mga pambahay, yung mga ganyan, yung mga dress na mga damit. Naman, ang pinis na manipis nga. Kasi komportable siyang isuot, lalo pag buntis ka, sobrang init ng pakiramdam. Nasa bahay ka lang naman palagi, araw-araw. So, meron ako nito, mga pang good for 1 week ko. Yan, invest kayo sa mga ganyan, sarap isuot. Tapos, aside from that, ano pa ba? I-share ko na rin sa inyo yung, dito, iba pang mga things na ginagamit ko ngayon. Which is ito. Kailangan natin itong pang BP. Kasi sa ngayon, hindi tayo palaging nakakalabas o makakapunta kayla doktor para magpa-check or magpa-check up. Physically, more on online. Parang ako, ngayon kasi online ako nagpa-check up. So, pinapa-check sa akin ni doctor yung blood pressure ko every other day, ganyan. Or kapag nahilo ako, mag-check ako ng blood pressure ko. So, ito, isa sa mga essentials ko ngayon. And then, meron din tayong pang-check ng sugar. So, ito yung, yan. Tapos, tutusukan mo yung sarili mo. Na hindi ko gusto talaga yung mga ganito. Okay lang yung malaking sugat eh, pero yung mas maliit na sugat, yun yung mas masakit eh. Kaya, iwas na iwas ako dito. Pero syempre, kailangan para ma-record yung mga blood sugar mo. Yan, pinapa-check din yung doc every other day pa lang. Pero nung kay Mateo noon, nung last trimester ko na, parang every meal yata ako nag-check, parang ganun. So, ito kailangan yan. Essential din yan sa mga buntis ngayon. Tapos, ano pa? Ito, mga sis. In-order ko siya online. Since phone niya ako sa miscarriage, tsaka medyo nakakapraning kasi hindi ako hindi tayo makakapagpa-check up eh. Physical sa doctor. Kasi dati, every time na mag-visit kami sa OB, i-check niya yung heartbeat. Eh ngayon, hindi ka nga makakapunta, more on online. So, nag-purchase na lang ako nito sa Shopee. Yan. Ano ba tawag dito? Fetal Doppler. Yan. So, ito, ginagamit siya with this. Nakikita niyo naman ito ginagamit ng OB natin, di ba? Ilalagay niyo yung gel dyan sa chan niyo. Tapos, i-check niya yung heartbeat ni baby, kung okay ba si baby sa loob. Tignan natin kung gagawin. Yan. Yan. Marinig niyo yung heartbeat ni baby, which is nakakatawa na pwede niyo na siyang i-check on your own. Pero nililimitahan ko lang din kung ilang beses ko siyang gagamitin. So, yan. Mag-invest rin kayo dito kung pareho niyo ako na parang minsan hindi ko ma-feel si baby. Gusto kong i-check agad-agad. So, ito yung ginagamit ko. So, yun mga moms. So, ito naman yung isa sa pinakadabes kong na-purchase nung kay Mateo pa lang, nung umpisa pa lang ako nagbubundis sa kanya. So, talagang hinanap-hanap ko pa to sa mga mall para makabili is this pregnancy pillow. Snag-ahag yung tatak niya, ganyan siya. Sobrang sulit talaga nito. As in, hanggang ngayon, na-pregnant ulit ako. Gamit na gamit ko yung mga moms, mga sis. Sobrang ang komportable lang matulog kapag gamit mo tong pillow na to. Kasi yung shape niya, parang siyang pa-letter C.
Tapos yun nga, yan o. Tapos yung ito, sakto sa leeg mong ganyan. Pag nag-side ka, meron kang yakapan dito or sa kabila naman, naka-ano naman to, kumbagay, naka-support naman siya sa likod mo kapag medyo malaki na talaga yung chan mo, naka-support naman siya sa likod mo. Tapos nagamit ko rin siya nung nagpapabreastfeed ako kay Mateo noon. Tapos kahit hindi ako buntis, kahit regular lang na ano, ginagamit pa rin namin siya. Ginagamit ni Mateo, ginagamit ko, ginagamit ng mister ko. Sobrang sarap kasi niyang gamitin talaga. Magang ganyan, maato ka talaga. So ito, one of the best purchases na nabili ko nung pa lang. So, masasabi kong essential din siya kasi ang laking bagay para sa buntis yung makatulog ka ng komportable, na masarap, na sapat yung tulog mo, na 100% nakatulog ka, ganyan. So, ayun. So, other essentials natin ngayon, since may COVID, we really need to have our own face shield and face shield and face mask kapag lalabas tayo. Kung di natin maiwasan lumabas, kailangan talaga natin yan. And always bring your alcohol or hand sanitizer or hand soap kung alin man dun sa tatlong madala mo. Kung gusto mo yung tatlo na yun, pwede rin. So, yun, that's just that. Yun ay hata lahat yung mga ginagamit ko ngayon. So, na-share ko lang sa inyo. So, I hope you like this video. I hope you give it a thumbs up. And please don't forget to subscribe. And if may mga comments kayo or suggestions, don't hesitate to comment down below. So, until next time, mommies. Bye!